Theater ito. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo, kaibigan, lovers, kapatid, kung ano man, press, syempre, dito ng Entertainment Press. Maraming salamat sa support sa There you have it. Nakaproject talaga yung voice ni Derek, yung pang-teatro. Alright, so moving forward, punta na tayo agad sa ating Q&A. Again, would like to remind our dear press and vloggers, we'll limit the questions to 2 per press para po ma-accommodate natin ng lahat. Alright, so for our first batch, please do stand by. Miss Astor Amoy of People's Journal, PM, TikTok, and Inside Showbiz. Donald Sermina of Amanda News Online. Eugene Assis of People's Journal, GeneNews.ph. Matt Cesara of La Pochera Lovers. Miss Pilar Mateo of Hataw. And Mark Rubador of Entertainment Web. Our first question will be coming from Miss Astor Amoy of People's Journal, PM, TikTok, and Inside Showbiz. Thank you, Jean. Talaga ako parati ang ano, ha? Una muna, I'd like to congratulate everyone. Simulan ko muna kay Derek. Derek, as always, you deliver. Ang ganda-ganda ng movie, ang ganda-ganda ng pagkakagawa. Surprisingly, napakagaling mo, Asim. This is your launching movie. Anong pakiramdam? Wala. Hello po, good evening po. Una po, thank you po sa pagpunta. Salamat po. Yun po yung masasabi ko. Salamat po talaga, lalo po kay Direk, sa mga cast po, syempre po sa boss po namin, kay Boss Vic, at sa mga inimbita ko pong pumunta ngayon. Maraming salamat po. How did you prepare for the para sa role mo in this movie? Kasi hindi madali. At saka napansin ko ang galing mo umiyak, and you are a natural actress. Thank you po. Nag-prepare po kami dito kasi winner siya po kami ni Derek Roman, ako po at yung iba rin po. Lalo na po ako kasi first time ko po and sobrang kinabahan po ako and binuhos ko po talaga yung best ko dito. Thank you po talaga. Nung workshop pa lang po, naramdaman ko po agad yung bigat ng character po ako. And sobra po eh. Yung workshop po kasi namin yung heavy scene agad para hindi po ako masyadong mahirapan. Ayoko po sana ma-overwhelm po ngayon. Yun lang po muna sabihin ko. Thank you po. Alam ko, marami kasi magtatanong, so I wanted to ask sana everyone, pero marami kami dito, so this time, mag-gigibway na ako. Sinong susunod? Thank you very much. That was Miss Astor Amoy of People's Journal, PM, TikTok, and Inside Showbiz. Up next, we have Dondon Sermina of Amanda News Online. Ayan dito. Hello. Asil. Bago ko tanong si Dylan, pakwento naman muna kung saan ka nang galing. I mean, kung dati ka pang nag-register na, bago ka lang talaga. Opo. Nagsimula po ako dati mag-model nung mga 16 years old po ako. Doon po, yun po yung edad ko nung na-meet ko po si Mutra, si Tito Jojo, ang aking manager po. May na-meet po akong designer doon, Tito Migs, and pinakilala po kay Tito Jojo. And nag-meeting po kami sa Viva, ayun po. Sinabi po ni Tito Jojo nung first po namin mag-meet, sabi niya po, yung mukha mo parang pang TV. So sabi, akala ko po binobola lang po ako ni Mudra na tapos eto nga po ngayon, nagpipelikula na po ako. Kaya maraming salamat po, Tito Jojo, sa pag-alaga po sa akin. Pero from modeling, okay sa'yo na maging sexy star? Nung nagmo-model po ako, super conservative ko po nun kasi yung family na kinalakihan ko po, yung tatay ko po, preacher po kasi siya. Ah. Opo, pastor po pastor siya. Pastor ang tatay. Pero naghiwalay na po kasi sila ni mama matagal na. And, ayun po. So,
pwede niya mang panoorin ang pelikula mo. Opo, pwede niya mong panoorin. And, si Pastor. Oo nga po eh. Actually po, wala po kaming contact sa isa't isa. Kaya, Papa, kung nanonood po kayo. Cute na lawag. Supportahan niyo po ako sana. Ito, last na lang din kay Direk. Direk, this time parang anti-men naman ito, di ba? Parang ano, kontra sa mga lalaki. Kasi parang lahat pinag-igantihan yung mga lalaki kasama. Eh, yun ba talaga? Hindi naman yun ang main focus mo sa pelikula lang ito. Hindi naman po. Dapat mamatay ang mga lalaki. Ang mga nang-abuso. Oo. Opo. Mayroong mga lalaki, may mga babae na nang-abuso, lalo na sa gender. Pero mas yung pang-abuso, yung bigyan natin ng focus na bigyan ng revenge. No? Isang revenge film ulit siya. Pero kung sino yung mga nagkasala sa kanya, binigyan niya lang ng sukle. Kasi wala siyang pamasahe. Binigyan niya sukle. At ang sukle ay ang kamatayan. Okay, congratulations. Thank you po. Thank you very much. That was all that's remaining of Abandoned News Online. Up next, we have Sir Eugene Assis of People's Journal and GNews.ph. Para kay Direk, yung mga pelikula mo palaging may sex and violence. Yun ba talaga yung gusto mong maging tatak mo bilang isang director? Thank you po sa question. Hindi naman po dahil gusto ko. Parang nangyayari na rin po ay siyempre nakagawa naman tayo ng kaluskos sa sinimalaya ng ibang genre. At galing naman ako sa children's show. Sa mga hindi nakakilala sa akin, galing ako sa children's show. Kung panunuhulin natin itong mga pelikulang ginagawa ko sa Viva, parang ito po yung nagiging branding ko. No? Kaya po, niyayakap ko na lang po. Niyayakap ko po ito ng buong-buo. No? Yung babae at baril. No? Ganun. No? Sex and violence. Kasi ito yung wave na binigay ko din sa streaming platform, sa streaming cinema. No? Nag-start ito nung ginawa ko yung Adan na hindi pa gumagawa ang mga tao ng ganitong pelikula. Ulit, binalik natin yung ganitong wave. No? No? At hanggang ngayon, ito po yung niyayakap kong branding. No? Kaya po most likely, medyo ganyan po yung mga nagiging tema. Kaya nga tinawag kang cult director. Congratulations. Thank you po. Salamat po. I like the twist of the movie. Salamat po. Okay. My second question is for Asi. Saan ka pinaka nahirapan dun sa movie? Medyo mahirap yung role mo, pero saan ka pinaka nahirapan? Hindi ko po maisip kung saan po ako nahirapan kasi sobrang alaga po ni Direk Roman sa aming mga artista doon. Kung meron po, siguro po sa mga love scene po. Nahirapan po talaga ako doon. Yun po. Hindi, bakit? Nahirapan po ako doon kasi una po, first time ko po nag-ano naman po ako na yung mga naunang pelikula meron naman po. Pero yung ganun po kagrabe na halos napakita ko po lahat, maliban lang po sa naka-plaster. Tapos, pag yung mga expression po, hindi ko po gaanong gamay po Kaya, nangangapa po ako kanina, tinitignan ko yung sarili ko, hala, tama ba yun? Na tumitingin ako kay Direk, okay. Okay, ganun po yung hirap po sa akin. Thank you. And I would say that, you have a very strong sex appeal. Thank you po. That was Sir Eugene Assis of People's Journal and GNews.ph. Up next, we have Sir Neil Ramos of Tempo. Pinagbulong ako na si Assis. Hindi, joke lang. Joke lang. Correct, makilang pelikula na tayo. Nag-record na rin yung mga pelikula natin na most viewed sa Viva Magazine. Are you still excited
doing films na same genre, you know, may sex, may violence. Ano ni ka-excite ko rin sa'yo? Sa akin, ano, every project na excite ako kapag may ibang milieu, may ibang girls na may bagong akong ilo-launch. Yun, isa yun sa fact, isa yun sa pinakamagandang factor na binibigay sa akin ng Viva, ni Boss Vic, na pinagtitiwala niya sa akin yung mga bagong discovery at bagong mukha na ipapakilala namin. At mas na-challenge ako na, saan ba sila galing? Yan, nagiging yung mga tanong, saan ba sila galing? And then, galing yan kay Direk Roman. Naging nilaunch siya ni Direk Roman. Naging Renz Kanya siya. Naging Cindy Miranda siya. Naging AJ Raval siya. Naging Ayala Misola siya. Naging Angeli Gang siya. At naging Asia Costa siya. Yun, doon ako na-excite. Lagi akong doon na-excite, no? Na binigyan ako ng ganung power o binigyan ako ng responsibilidad na ganun. Kahit mahirap. Binigyan ako ng ganung responsibility ng management na bigyan katuparan yung mga pangarap ng mga taong nangangarap dati at ngayon, eto na sila. Yun, inan po. Maraming salamat po. Kasi, ano, gusto ko lang sana, ano, ikwento mo yung outfit na ito. Ito mga outfit ko po. Nangingilaw po talaga ako ng idea sa designer ko po, si Tito Mix, yung nagpakilala po sa akin kay Mudra, na sabi ko, Tito Mix, gusto ko yung kakaiba, yung parang magugulat sila na ganyan pala si Azzy, yung hindi nila i-expect po talaga. Kaya sabi niya, sige, gawin natin yung parang Rosana Roses daw po. Kasi wala pa daw pong nagtatapang na gawin. Sabi ko, ay, sige. Maganda po yan, kaya eto po yung nangyari. Eto po. Eto po. Yan po. Hindi ko alam kung may natatakot na baka malaglag. Huwag po kayo maalala, natatakot din po ako. Pero maganda naman po yung kinalabasan ng outfit. Thank you po. Thank you. Thank you. That was Sir Neil Ramos of Tempo. Up next, we have Max Cesara of the Cochera Lovers. Hello po. Good evening. First po, congrats. Question po kay Direk. Direk, did you expect Azzy to be this good? Honestly, hindi. No? Naging artista ko si Azzy sa Sitio Diablo. No? Yun yung inatang sa akin na, sige, subukan mo si Azzy Acosta. Tingnan natin kung yung role niya sa ano sa Sitio Diablo ay napaka-crucial. Pero apparently, parang off pa siya. No, hindi pa siya ganap na ganap doon, no. Naging ka-partner niya si Tonix, naging kalaban siya ni AJ Rabal sa fight scene. May galaw, taekwondo, nagta-taekwondo siya eh. Naglalaro din si AJ. Pero siyempre, kailangan siyang konti pang ano sa drama, no. Hindi ko in-expect na ganun pala siya iyakin. Hindi ko in-expect eh. Na ano, nung nakita ko na lang siya sa workshop na dami niya palang baon. Doon ko lang na-realize na siya talaga pala yung dapat na linet. No? Parang ganun. Hindi ko in-expect. Kasi una, ano siya, para siyang rapper din eh. Sa Sitio Diablo. No? Random yung magsalita. No? Tapos hindi ko rin na-realize na hindi para pala sa kanya yun. Hindi pala para sa kanya yun, no? Ito pala yung para sa kanya. Mas dramatic pala siya na artista. Thank you, Darren. Azzy, any reaction to sa sinabi ni Darren? Thank you, Derek, sa pagtitiwala sa akin. Ganun po pala yung reaction niyo, Derek. Sorry po. Nahihiya po ako, naiiyak po ako. Sorry, alam, Direk, ba't niyo po sinabi na iyakin? Ako, iyak po pong umiyak dito. Hindi po ako iyak. Super thankful lang po talaga ako. Sorry po. Naiiyak mo. Naiiyak mo, man. Thank you po. Thanks.
Thank you. That was Matt Cesara of La Conchera Lovers. For our next batch, please do stand by Sir Joey Sarmiento of Remate, Miss Pilar Mateo of Hataw, Mark Rubador of Entertainment Web, Sir Tony DiCascio of Abundant Tonight and Showbiz Republic.